ibang issue naman ito sa Bureau of Jail Management and Penology. Dumadami raw po ang mga kaso ng mga sakit tuwing ganitong tag-init. Alamin nga natin kay Jail Chief Inspector J-Rex Bostenira, tagapagsalitan ng Bureau of Jail Management and Penology. Magandang umaga po, Inspector. Yes, Sir Noli. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Madami daw ang kaso ng hypertension, yung mga sakit na pigsa at ilang pang mga sakit na may kaugnayan sa tumataas na taginit o masyadong init na panahon. Totoo ba yon? Tama po, Sir Noli. Totoo po ito. At kagaya po last year na summer, ini-expect din po namin na tataas ang kaso ng mga summer-related diseases katulad uh-huh. ng hypertension, boil, okay. o pasintawi po sa nag-aalmusal, tinatawag opo, na opo, pizza. Opo. Ito po yung bungang araw at iba't iba pang mga sakit. Sa ngayon opo. Po, nakakapag-monitor na po tayo ng mga pailan-ilan na kaso tulad ng 600 cases ng boil Naku. At nasa 2,000 cases ng pizza. Meron ba din bang galis? Ito po yung scabies na tinatawag. Ibig meron po tayong mga pailan-ilan din pong kaso, nasa 200 cases po. Pati daw sakit sa ngipin. Opo, ito rin po pangalawa. Ang pinangunguna po ay hypertension, nasa 2,000. Yung toothache po, nasa 1,400. Pati sakit sa... Wala namang kaugnay yata sa mainit na panahon ng toothache? Opo. Minomonitor po kasi natin, sir, yung pagpapacheck up ng ating mga nakatulong. Kasi po, 24/7 may clinic po tayo at may nakaduting nurse din. Oo. Wala ba diyang nagpa-public service, gano'n, tungkol sa mga katulad niyan, yung mga sa toothache? Wala bang gano'n? Meron po. May mga dental mission po tayo. May mga dentista rin po ang BJMP. May pakikipag-ugnayan na rin po tayo sa Dermatological Association of the Philippines, lalo dito sa Metro Manila, para tumulong din po sa ganitong panahon. Mga medical and dental mission, di ba? Ano magandang gawin dyan? Pati daw gastroenteritis at saka gastritis, ganun din? Opo, ito po kasi yung sa sakit sa tiyan, stomach flu na tinatawag. Talaga pong marami kaming recorded nito na kaso at may mga gamot naman pong na-prepare ang BJMP. Mga dalaw natin, pinagdadala na lang po natin ng lutong pagkain kasi mainit ang panahon, baka masira po yung pagkain. Oo. At ng ibang, of course, yung standard ng hygiene natin sa mga PDL. Okay. So, ang report po ay dumadami daw ang mga kaso, pati mga, yung mga binanggit ninyo, scabies, fungal infection, pati ho dengue. So, wala ho bang kaso na may na dumarami rin o nadadagdagan ang mga namamatay? Sa ngayon po, wala pa naman po tayong naitatala na namamatay dahil po sa ating sa mga ganyang sakit. Nakamonitor naman po palagi ang BJMP at may mga nakaduting mga doktor at medical staff. Meron ba kayong gamot naman? Napanggamot? Opo, nakapag-provide na po tayo. Binigyan din po tayo ng budget ng national government para dyan. As early as first quarter po ngayong taon, nakapag-procure na po, early procurement ng medicine. Paano ho natin, anong ginagawa natin para maiwasan yung sobrang init ng panahon? Opo, ngayon pong before summer, pinag-utos na po ng ating Chief BJMP, si Jail Director Roel S. Rivera, ang pagre-retrofit ng mga exhaust system, air shaft, paglalagay ng mga industrial fan, air cooler sa ating mga facilities. May mga kanya-kanyang coordination po ito sa local government para matugunan din po, makadagdag sa mga equipment sa ventilation po natin. How about yung supply ho ng tubig? Meron naman. Opo, meron din po tayong coordination sa Bureau of Fire Protection. In case po kasi may water interruption, hindi po mapuputol yung water supply sa mga jail. Napakahalaga po nung hygiene at paligid nila. Yung kalinisan. Kasi po, opo, kalinisan ng facilities natin. Okay. Sige po, maraming salamat po, Inspector, at good morning po. Good morning, Sir Noli, at magandang umaga po sa ating lahat. Si Jail Chief Inspector J-Rex Bostenira, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology.